Hi guys! So for today's vlog, nandito tayo ngayon sa Hong Kong. For this video, we are going to share with you kung saan kami nag-stay dito sa Hong Kong for 4 days and 3 nights for just around 7,000 pesos. Kung saan namin binook at kung worth it nga ba? Mamaya sasagutin namin yan, but first, let me give you a room tour. Tara! Nandito tayo ngayon sa 13th floor. Ang room number namin is 13101. So, pagpasok mo pa lang dito, bubungan na agad sa'yo yung TV. So, nandito yung TV and welcome din naman yung TV person. Pero kung, alam mo yun, kung nanonood ka sa gabi bago makatulog, may TV naman sila. Tapos, nasa baba lang ng TV yung sabitan ng towel. Tapos, on the side naman, nandito na agad yung restroom. So, eto siya. Tara. So, hindi siya ganun ka-spacious na restroom. But, lahat naman ng kailangan mo, nandito. And to give you an idea, ang mga rooms dito sa Hong Kong, especially kapag nandito ako sa TST, is talagang, ang tawag doon, mga tiny rooms sila. So, hindi talaga sila spacious kasi nga para siyang dorm type na room. But ayun, so continue with the comfort room tour. So, dito meron tayong salamin. Tapos may sink for para mag-toothbrush. Tapos nandito yung shower. Tapos importante kasi malamig ngayon, meron naman tayong heater. Ayan. Tapos, may mga libre din palang hygiene kit na pinovide si hotel. So, merong 2 sets nun since dalawa nga kami ni Ben mag-stay dito. Tapos, meron din pa tissue. Tapos, since tiny room nga to, ayan. So, palit tayo ng pwesto. And after ng CR, nandito na agad tayo sa room. Or sa kama pala sa room. So, ito na yung kama agad. Actually, for 2 person, feeling ko okay naman na siya. Enough na siya for the both of us. Malinis yung bedsheet, malinis din yung unan. Tapos, importante to yung comforter kasi nga, sobrang lamig ngayon dito sa Hong Kong. And, ito yung aircon niya. So, currently, nakapatay lang siya kasi nga, malamig dito sa Hong Kong. So, wala siyang, hindi siya useful for us. Pero kung pumunta kayo dito ng summertime, I'm sure yung AC magiging useful for you guys. And, andito lang din sa kama, yung, anong tawag dito? Nightstand. Ayan. So, nandito yung nightstand. Meron palang mini cabinet dito na you can put yung mga ibang essentials nyo. Tapos, sa taas naman nilagay namin yung parang mga pang skincare namin, yung mga lotion, ganyan, gel. Tapos meron parang siyang space dito na pwede mong ilagay yung mga gusto mong mahugot ng mabilisan. Ayan. Tapos sa baba may space din siya. Diyan na lang namin nilagay yung steamer namin, tapos nandito din yung blower. By the way, yung blower ay provided naman siya ni hotel. So, ayun. Tapos, take note, if ito yung ibubook nyo, ang saksakan nila dito is, hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero ganyan siya. Hindi siya similar sa kung ano yung saksakan natin sa Philippines. Diba? So, ang gagawin nyo dapat is magdala na lang kayo ng universal adapter. So, ililink na lang namin kung saan namin nabili yung universal adapter sa description box para if you want to get one. And pwede. Tapos bumili na lang din kami ng octopus switch. Bayan, ayan. So para at least nakapag-charge kami pareho ni Bren ng phone kapag nandito na kami sa hotel. Tapos ang next part naman ng room, kung may dala,
In our case, may dala kami yung steamer kasi nga syempre yung mga jackets, tapos yung mga long sleeve namin, and yung mga pants namin maninipis or prone siya sa luhot. Kaya may dala kami yung steamer. Don't worry kasi may mga hangers naman na provided si hotel. Nandito siya. Pwede kayo mag-steam dito. So, ito yung gusto ko actually kasi may sabitan kayo ng mga jackets nyo din. Ayan. And then, so, eto na siya. May mga, yung luggage namin, nilagay na lang namin dito. So, may big luggage kami actually. Pero nandito na siya sa ilalim ng bed. May space naman dyan. So, nandyan din yung mga shoes namin. And, ayun, for 3 nights, 4 days, it's just 7,200. Saan nga ba to? Sa Hong Kong Peaceful Guest House. Dito sa Mirador Mansion. Okay, this is not Chongqing Mansion na. It's in Mirador Mansion and Hong Kong Peaceful Guest House. We booked this pala sa Agoda for 7,200. And for us, actually yung expectation namin sa mga rooms dito sa Hong Kong is mababa lang talaga. Like, hindi kami nag-expect na maganda siya kasi nga, number one, mura. Tapos, number two, parang yung sa mga nakikita namin na vlog, hindi talaga ganun kainam yung mga rooms. But, eto, parang na-exceed yung expectation namin kasi kahit na tiny room siya, nagawa naman namin ng paraan, tapos sobrang linis for us ah. For us, malinis siya. Parang above our expectations yung nangyari. And ayun, so I think meron din ito sa Klook. So pwede kayong mag-book din sa Klook. I-share na lang din namin sa link. Tapos you can book using our code. So i-flash na lang namin dito yung code for 5% off. That's it. Ito na yung pinag-stay namin dito sa Hong Kong. Kung may questions kayo, just let us know in the comment section. And then, pumunta na kami ngayon sa Victoria Peak Tram and just will share with you our other experiences here in Hong Kong sa mga other vlogs namin. So stay tuned and thank you for watching. Bye-bye!